Ito, serious, ano na to? Serious, on the serious note, ha? Utang ina. On a serious note. Teka lang, ha? Your team is banning. Teka lang, may pinim lang mga brother. Pero let's go. Tingnan natin kung ano mangyayari. Teka lang, discussin na natin to. Your team is banning. Okay game mga brother. Now for the first pick mga brother, sa blue side ang ating Pussy Gamers. While on the second pick ay ang ating Underdogs Mix mga brother. So first bands will be Claude and Gadja. Second band, tingnan natin kung paano nila gagawin to. Anong daming na open eh. Pag sa draft pick na ganito, custom draft. Pag custom draft mga brother, ang daming na open eh. Sobra. So, ang hirap. Kailangan, beforehand mga brother, alam nyo na kung anong lineup ang gagawin nyo. Kasi pag di nyo alam yung lineup na gagawin nyo, mahirap yun. No, hindi nyo, dapat alam nyo, kunyari, Claude pick kayo, mag-ban kayo ng Kaja. Okay. Claude Ling pick kayo, bakit Kaja, Kumpra, Joed, maraming pwedeng iba eh, no? Pero so far, sa meta, magandang binaban talaga mga offlanes. Eh, tama yan. Good ban, Esme. Next ban, pwede sila, mga first pick heroes na pwede. Kumpra pwedeng iban, Ling pwedeng iban, Lime pwedeng iban. So, Popoling Kubal, they went for the PNK, mga brother. First pick, ang daming open mga brother, pwedeng Kupra, pwede rin namang offlane na Uranus, madami kang pwedeng i-pick dito mga brother. Gusto makita ng fire sa support men. Ito Moscow. Okay, good pick Kupra mga brother. Still have, ayan, Yuzong. Yuzong, first pick coming from the UDGZ mix. Then they can go for the support. Valir pwede rin mga brother. Kailangan maging careful sila dito ah. Still have Valir, still have Ling open din, pwede na i-pick yan mga brother. Grak, so grak sila. Ganun na, parang aga ng grak. Parang aga ng grak. Di ko lang alam yun ha. Parang aga lang ng grak. Pero they still went for it. Now, for the side of the blue side, mga brother. Sa Pussy Gamers naman, available ang ating Ling. Ling, Selena pwede. Fast buff, mabilis lang yan. They can go for that. Pwede rin naman itong Valir para pampigilan sa tank. Ang dami. Dami options. Pero mas gusto ko siguro Selena pick. Pero hindi ako magsisilvana pick agad. So they went for the Tamus. Now they will go for the Valir. Meron pa tayong Uranus na open for the offlaner. Meron pa tayong core na Ling na available. So marami pa. First pick naman dito ang team ng UDGZ Mix. So kahit magban sila dito, ayusin na lang yung ban nila. Sila naman ulit kagad magpipick after nila magban. So tingnan natin mga brother. So they went for the Ling. Ling is a good pick mga brother. Although masakit nga lang, syempre may counter na Kufra. Pero if used wisely mga brother, Ling is a viable pick. No, nakita naman natin na sa galaw kanina ng Ling nila nung UDGZ Mix nung early game, nung unang game sila, kaya naman tingin ko. So proper optimization of rotation lang mga brother, kayang-kaya, wala problema. Now ban, another offlane pwede. Or core. Hellcurt, nice one. The blindside ako nun, hindi ko napansin na. Oo nga pala, no? May Hellcurt nga pala. Good ban doon coming from the side of UDGZ Mix. We still have Uranus for the offlane. Or Jawhead for the offlane. Dalawa pa ang viable pick for the offlane, mga brother. Now, they go with for the Selena. Ako, I should have picked. Kung ako yan, magpipick na ako ng offlane. Kasi meron naman na support, no? No need for Selena. An early pick Selena. Okay na yun, mga brother. Sunod kami ba, brother? Yes, brother June, sunod na kayo. Oh,
Oops, Hanzo pick. Tingnan natin. Oy! Mong didingin din didingin yung dalangin natin magkaroon ng gusto na. Sige nga, pakitaan mo kami, Brother Jero. Let's see what you can do, mga brother. Sige na, go for the gold. Go for Gusion. Ay, sayang. So, they will go for a 1-3-1 laning. So, Uranus naman dito for the... Uranus, mas magandang pick. Uranus with Purify. Solid yan, mga brother. Kaya niya mag-sustain. Wala nang problema. No need to go for the Jawhead. So, I'm guess with this draft pick, mga brother, I would go for the team UDGZ mixed. Just because their offlaners are more OP than the Pussy Gamers. So we have the Yuzong, we have the Uranus. As meron pa sila magandang support na may warder pa sila with the Selena. Tapos may potential fast pick off coming from the Link. Tapos may taga box out pa sila na Grack. Yun ang magiging problem nila siguro mamaya. So ayan, mga brother, we'll now go to the loading screen. So let me just introduce your teams. For the Pussy Gamers, we have Jero for the Guinevere, Princess Cleo for the Carry, Rap for the Kufra, mukha lang yung IGN for Valir, Sensitive G for the Tamus, and we have Thomas ng Pinas for the Grack, Actinai for the Yuzong, 555 for the Ling, JA for the Selena, and Alexandrus for the Uranus. So ito, makikita mo na dito sa lineup pala, mga brother, lamang na lamang ng UDGC. If they don't use this wisely, their lineup, magka-crumble yan, mga brother. So kasi syempre si Kari masakit din yan. Pero di ko lang alam itong emblem ni Kari bakit ganto. Ang gulo niyan, masakit sa ulo yan, mga brother. Hindi ko alam kung objective boy kasi yung emblem, jungle emblem na yan, may additional damage sa turtle, sa lord, tsaka sa the reds. Hindi ko alam kung bakit ganyan, men. Hindi ko alam, pero baka may plano siya. Pero hindi ko lang alam, men, ha. Hindi ko lang alam. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Now we will go the Land of Dawn, mga brother. Tingnan natin kung gagana yung jungle emblem na eksperimento dito ni Brother Princess Cleo. Now, clear wave lang to. Clear wave si 555 in the middle lane habang hinahanda na dito ni JA ang blue buff para kay Ling, mga brother. So fast clear wave lang to with the help of Grack, mga brother. First kill should be on point 2. They are going for the red buff first, mga brother. Ewan kung bakit naka-backup dito si Brother Jero. They should be careful with this kind of rotation. Nakaabang dito ang ating Grack, diba? Mambubuli yan. He will try to go for a blue buff steal habang bumabackup naman dito si Brother Actinite natin. Tingnan natin, ha. Walang may retry dito, mga brother. So possible makuha dito ni Tomas ng Pinas ang buff. Ayan na. Tingnan natin, mga brother. Auto to. Automatic. Kuha niya to sabay. Sprint out, mga brother. Tamang nakaw lang. Grabong magtanakaw. Habang na pick off pa nga doon si Brother IGN. Mukha lang IGN. Grabe naman si Valir. Walang nagawa doon, mga brother. Ito na sinasabi natin. Patay pa. Pero naka-take doon si Brother Sensitive, mga brother. Sobrang sensitive niya. Oversensitive ata dito si Actinite. Na-take niya doon, brother. So, Tamus versus the Yuzong. Durog si Yuzong, mga brother. Pinakita yon ni Brother Sensitive. So, we have here bouncing ball coming from the Kufra. Tomas ang Pinas. Medyo delikado. Free hit coming from Princess Cleo. Ang ganda naman doon, mga brother. Mamba out lang din. Pero walang blue dito si Kari. Kaya matagal. Mabagal ang farm. Wala siya masyado mana dyan. So, yan ang masakit dyan, mga brother. So, we have here Yuzong 1v1 with the Great One. We have here Jero. Tignan natin. Oy! Na-take pa nga, mga brother. Nice pick up coming from Jero. Pero na-pick up din siya with the help of 555. Pinaghiganti ng naaapi nito ni 555 ang kanyang tropa, si Brother Alexandros. Walang mga api sa tropa natin, mga brother. Good pick up din coming from Kari. Medyo hindi ko nakita yung mga brother, nangungulangat ako. Sakit yun. Sayang. Hindi ko na pindit yung cursor ko. Pero ito, tamang ward off lang to si Brother Valir natin sa ating Grack. Then we have here the Kari, mga brother. Tamang farm lang din. Good passive rotation coming from the team Pussy Gamer. Pero ang ganda na talo ni Brother Jero. Wala nga lang level 4, mga brother. Mambout na nga lang. Pero ipupush to, mga brother. Peso Blade activated by 555. Pero hindi niya nakuha yung Blade doon. Then meron tayong clash dito, mga brother. Kufra now going to back up the third
the tower on the bot lane, mga brother, kasama si Princess Claire, the carry, and then we have the Balier. Pero maiipit ata din si Brother Alexandros. SS activated, pero makamambaot pa nga. Wild charge coming from Grak, mga brother, na take ni... Na, grabe pa nga, napatay ang kanilang core with the help of the Grak. Then we have here the Rap. Kupra mamamatay pa ata. Backup na dito. Nandito na bigla ang ating 555. 555 with the lane, mga brother. Meron pa itong Tempest of Blade. Pero... masyadong mainit dito si Brother Jero. Level 4 na ito, mga brother, pero off-screen, mga brother, na take pa nga dito ni Brother Actinite ang ating Tamos, mga brother. Naghiganti siya, hindi siya baba, hindi siya papayag na siya lang ang makikill ng early. So ayan, nakipag 1v1 with the Great One off-screen, off-screen death coming from sensitive, mga brother. Tingnan natin, nanggugulo lang dito ang ating Tamos. May red rin naman ang ating main, so walang threat, walang problema. Ling now being too aggressive, mga brother, may Tempest of Blade pa to, kaya walang problema. Pero naka-activate ang SS dito ng ating Tamo, so masakit pa rin yan, mga brother. Wild charge coming from Grak just to get out of the shit, mga brother. Back up, ito na Tempest of Blade. Shenron activated to, mga brother, marami na, ang ganda ng backup. Pero naipit na iwan si Brother Rap. Ganda ng backlane na flank doon ni Brother Actinite. Nakuha niya ang blue, hindi, nakuha niya ang blue. Delikado pa ang buhay ni Brother Princess Cleo. Pero mambaot pa rin, makakamambaot dito ang ating ano. Pero hindi, isip pa rin ang isa pa, mga brother. Nakatake doon ang ating Thomas ang Pinas, mga brother. Ito, 1v1 with the Great. Nakuha pa to si Brother Actinite. Nakill na pa at natake pa nga ang ating Kupra with the help of other for our Brother J.A. Pero masyado na ata maasim ang ginawa doon ni Brother Actinite. Hindi na unnecessary try pick off doon ni Brother Actinite. No need for that, mga brother. Pero ito, objective wise lang, mga brother, maganda ang ginagawa ni Link. Kailangan niya lang mag-farm. He needs to end this battle as early as possible. Pero Alexandros, tinamaampangan ng para si Linus Arrow. Activated, pero masyado malalim ata ito. Mambaot coming from Alexandros. Vengeance activated. Wala na rin, mga brother, sa middle lane. Tamang objective lang din ang ating Link, mga brother. Now, map control goes to the side of Team UDGZ Mix, mga brother. Lahat pabor na sa kanila yan. Map control, objectives. Das, meron pa tayo the kills, lamang na lamang din. We have here bushes, brushes controlled by our UDGZ Mix, mga brother. Launch attack daw. Ito na, back lane scam. Sinusubukan na i-take ni Brother 555, pero natamaan pa nga ng pana. Siling sa araw coming from JA, mga brother. Wild charge coming from Grak. Grabe, mga brother. Ang ganda ng wild charge doon coming from Grak, mga brother. Thomas ng Pinas, pinapakita niya bakit siya ganyan. Bakit siya ang hinirang na Thomas ng Pinas. Grabe naman yun. Pero ito, objective take lang to si Brother Alexandros. Maganda yung ginagawa niya, brother. That is how you use Uranus. Pero ito, si Actinite, inactivate ang Kaido technique, mga brother, na take niya si Brother Jero doon. Sayang nga naman, mga brother, hindi gumagana ang kanilang Guinevere pick, mga brother. Si Guinevere dapat ang nagpipick off, pero si Guinevere ang napipick off. Tag, balits ang nangyayari sa sitwasyon ng ating pussy gamers. So far, mga brother, objectives, turrets after turrets, turtle after turtle, lahat nakukuha ng UDGZ Mix, mga brother. They have taken control of this game, mga brother. Pero we still have a late game carry, so they need to be careful with this. Kailangan they should approach this wisely. Pero ito, nanggugulo si Brother JA. Yan ang threat potential na meron ang Selena. So lagi kang kakabahan kasi si Linus Arrow can come from anywhere, mga brother. So bot lane, trying to be pushed, mga brother. Ang ganda ng dash doon coming from JA. Tinry ni Brother Jero, pero papasok pa nga dito si Brother Shenron just to pick up the Valir. Pero hindi. Tingnan natin kung matitake niya ba itong ating Jero. Guinevere, masyadong malalim ba ata dito si Brother Actinite? Pero hindi. Ang grabe yung movement speed doon, ha. Godlike coming from our lane, mga brother, na pick off pa nga ang ating core. Princess Cleo down, Valir down, Rap down, sunod-sunod. Sensitive down, pero si Jero matadown pa rin. Wipe out ang mangyayari, mga brother. Mabilis ang galawan. Ayaw na magpatalo nitong Team UDGZ Mix. Gusto na nila ng next bracket nila, yung susunod na losers bracket, mga brother. Bukas gusto pa nilang maglaro. Pero grabe dito, makikita mo kung gaano kalakas sa lane, mga brother, ang ating Uranus. Uranus is a very viable pick pagdating sa cyclings dahil kaya niya mag-anim. So ayan ang ginagawa niya, nang-anim na siya ng lane, sustain niya lang yung lane niya para lagi silang kulang sa clash. Makakatakas pa yan, tinamaan pa ang ganda ng ceiling sa araw doon, mga brother. Pero ito, tigong mo si Brother Alexandros. Tignan natin mag Kaido form, hindi na ba? Hindi na nga, tamang pana lang, nanggugulo lang Link. Now tignan natin kung
may mangyayari atang clash dito, mga brother. Umasok si Link 555 with a Tempest of Blade. Ma-activate niya ba lahat ito, mga brother? Legendary kami from Link. Patay si Tamos. Patay rin natin. Patay rin si Valir. Patay rin si Tamos. Sino pang susunod, mga brother? Princess Kareo, Delegado, mid lane, being taking care of our UDGZ mix, mga brother. Objective after objective. Ang ganda ng pinapakita nila, mga brother. Sunod-sunod. Wala silang pinapahinga. Hindi sila nagsasayang ng mga movements. Bawat pana tumatama. Bawat pana, sure na sure. Grabe naman si brother J.A. Ito na, nagpa-practice na siya para susunod na bracket. Ito na yun, mga brother. Ang ganda pa nga nun, mga brother. Flicker in, coming from J.A. Pero out siya doon. Sayang, masyadong maasim ang galawan na yun. Sticker coming from Alexandros. Tingnan natin. Ayan na, may karapatan na siya mag-sticker. Binuburi niya na ang bawat membro ng ating Pussy Gamers. Mahalin nyo ang pussy nyo, mga brother. Diba? Mahalin nyo ang pussy nyo. Alagaan nyo. Hindi inaalagaan nila, brother Jero, ang pussy nila. So, still ha, a comeback is possible. Pero, I doubt. Pero, grabe si brother Actinite. Sobrang siga, mga brother. Ang lalim nun, Tempest of Blade activated by Link. Tingnan natin. Hindi niya nakuha yung blades. Bouncing ball kami from Kupra just to cancel out the Link. Grabe, cancel ang dashes ni Link doon, mga brother. Pero kayang-kaya to ni brother Alexandros. Alexandros is doing his thing, mga brother. Wala tong GMRC, mga brother. Bastos. Ito tinatawag niyang bastos, mga brother. So lahat, kalbo na ang base ng Pussy Gamers with the help of the Uranus as with the threat of the Selena's Arrow. Lahat nakakatakot. Tinamaan na naman dito. Yan ang sinasabi ko. Diba? Bawat pana, sulit. Bawat pana, tumatama. Bawat trap, nakikita kung nasaan ang kalaban. So, yan ang napoprovide ng Selena, mga brother. So, napaka-crucial na to. Delegado na ang sitwasyon ng ating Pussy Gamers dito, mga brother. Wala lang. SS kami, SS sa hangin si Kupra dito, mga brother. Wild charge, just mamba out, mga brother. Si J.A. dito, tamang pana lang din. Maganda yung positioning niya, mga brother. Hindi siya masyadong Kaido activated. Link, papunta na rin, mga brother. Delegado na to. May Tempest of Blade pa to, mga brother. Papunta sila sa carry. Patay na nga. Purify activated just to get out, mga brother. Actinite is very aggressive here, mga brother. Yan na naman yung Selena's Arrow. Ang sakit ang first kill ng ating Yuzong, mga brother. Makikita mo naman. Dami siya carry. 1/4 halos, mga brother. Sobra, sobra, sobrang gigil dito ng UDGZ Mix Iron nilang bigyan ng pagkakataon dito ang Pussy Gamers na makabangon at makafarm ang ating carry. Tuloy-tuloy lang, pressure is real, mga brother. Lord is still up, mga brother. Mag-Lord pa ba? No need for Lord. Tempest of Blade activated. Tingnan natin mapapatay. Napatay bigla ang carry, mga brother. Pasok bigla ang ating Kupra. Pero wala pa rin. Alexandros is doing his thing, mga brother. Sobrang aggressive ng gameplay na to. Tuloy-tuloy na. Panalo na. Game 1. And panalo na. Pasok. Maglalaro pa ulit tomorrow ang ating UDGZ Mix, mga brother. Good game. Well played. Nice game para sa ating Pussy Gamers. Thank you, mga brother. At least you tried, diba? At least you tried and at least you dealt with strong opponents. Yun ang importante dun, mga brother. Ha? Huh?